Hi guys, it's me Angel and welcome to my channel. It's been a while since nag-share ako ng first video regarding on SSS. And today's vlog is still about NSSS guys, and isa to sa mga benefits na ma-avail ng kanilang members katulad ko and katulad nyo. At ito ay ang SSS sickness benefit. Ano nga ba itong SSS sickness benefit? Ito guys, yung daily cash allowance paid to a member na hindi nakapag-work because of sickness or injury. Kayo ba guys nakapag-avail na ng ganitong benefits? Ako kasi for 12 years as a member of SSS, once ko pa lang siya guys, isang beses pa lang ako nakapag-avail. And if I'm not mistaken, I think that was 2013 or 2014. And dahil lang yun sa bulutong guys. Hindi pala lang, kasi 1 week din ako hindi nun nakapasok. Hindi naman ako naka-confine sa hospital, home confinement lang, but still, yun nga guys, 1 week ako hindi nakapasok, kaya nag-avail ako ng ganitong benefits. Sino ba ang mga pwede makapag-avail ng benefits na to? Of course guys, yung mga member ni SSS, mga employed, voluntary, except guys, doon sa mga pensyonado na and nakakuha na ng lump sum. So, pag pensyonado ka na, nakuha mo na yung nakapag lump sum ka na rin, hindi ka na makapag-avail ng ganitong benefits. Ano ba mga qualifications or qualifying conditions para sa pag-claim ng benefit na ito? Number one, qualified si member kapag hindi siya nakapag-work, it's either home confinement or hospital confinement because of sickness or injury for at least 4 days. So, 4 days ang pinaka-minimum na requirements para makapag-avail ka nitong benefits. Number 2, has paid at least 3 months contributions for the 12-month period prior to the semester of sickness. Ano ba itong semester? Ang semester, guys, it refers to 2 consecutive quarters ending in the quarter of sickness. Ano naman itong quarter? So, ang quarter naman, guys, it refers to 3 consecutive months. Kasi guys, in a year, di ba, meron tayong 4 quarters. So, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So, yun yung mga end months ng quarter in a year. Number 3, has duly notified SSS about his or her sickness. And number 4, guys, ito ulit, kailangan meron kang may SSS account. Kasi via online na yung applications ngayon sa SSS. For example guys, nagkasakit ka ng March 2022, so pasok siya sa first quarter of 2022, right? January, February, March. So yun yung first quarter ng 2022. Ang sabi dito guys, dapat meron kang 2, ang computation niya, magbaback ka ng 2 consecutive semester. So ang semester na yun is dalawang consecutive quarter, right? Okay. So, ang semester niya is the first quarter of 2022, which is January, February, March. And, ang isang quarter naman niya, guys, the last quarter of 2021, October, November, December. So, yan yung kanyang semester of contingency. October, November, December 2021, January, February, March 2022. Okay? And then, may sinasabi pa sila guys na dapat meron kang at least 3 months contribution sa 12-month period mo. So, ang 12-month period na yan, bago ang semester of contingency. So, ang 12-month period mo dyan is October 2020 to September 2021. Yan yung 12-month period mo na dapat meron ka dyan contributions at least 3 months. Ngayon kung sasabihin mo, lahat naman from October 2020 to September 2021, lahat naman yan ay meron kang contributions. If that's so, kunin mo lang guys yung 6 highest na contributions mo na nandun. And guys, ano yun ha, kunwari, ang nakita mo sa contributions mo dun is nasa 3,000. So, kukunin mo yung, may table yan guys, si SSS, kung saan siya pasok, yun yung salary credit na kukunin mo, yun yung i-add mo. Alright? For example, sa 12-month period na yan, guys, 16,000 yung lahat ng pinaka-highest mo.
So, itatimes mo lang yun to 6 months. Kung yun yung pinaka-maximum na meron kang contributions. Pero kung 3 months ka lang may country dyan, itatimes mo lang dyan to 3 months. So, 16,000 times 6, that is 96,000. Ngayon, kukunin mo yung average daily salary credit or ABSC. So, yung 96,000, i-divide mo siya sa 180 days. Bakit siya 180 days? Kasi 6 months yung meron kang hulog, guys. Pero if ever na 3 months na yung hulog mo dyan, so kung 3 months, dapat divided by 90 lang yan. So 96,000 divide 180, that is 533.33. And guys, kukunin mo na yung daily sickness allowance mo. So that is 533.33 times 90%. So saan nakukuha ang 90%? Ang sabi dito guys ni SSS, the average of the member's daily sickness benefit allowance is equivalent to 90% of his average daily salary credit. Ayan. So 533.33 times 90% equals 480. Yan yung daily allowance mo guys. And kung ilang days yung approved ni SSS, i-times mo lang siya doon. Example, ang days approved ni SSS is 20 days. So 480 times 20 days. Ang total na makukuha mo is 9,600. Ngayon, paano mo naman ino-notify si SSS na on sickness ka or na-injured ka, kaya hindi ka nakapag-work ng at least 4 days? Kapag ikaw ay employed, guys, approach your HR. So, meron kang 5 days allowance sa sabihin kay HR na kasakit ka and magki-claim ka ng SSS sickness. And si employer mo naman guys, si HR mo ay meron din siyang 5 days para i-notify si SSS. Ngayon pag lumagpas kayo dun guys, so late na yon at hindi na yun guys i-accept ni SSS. Kapag i-notify mo si HR nyo, syempre guys, hingiin na yung HR yung mga details dyan, kaya dapat i-ready mo rin. Like kung kailan ka nagkasakit, e nakapag-check up ka na ba, ilang days yung binigay na rest sa'yo ni doctor mo, and kailangan din dun guys yung physician's license number. Kapag ikaw naman ay voluntary, gawin mo lang guys, maglalagin ka lang doon sa my SSS mo, and doon ka magno-notify kay SSS na ikaw ay nagkasakit. Kapag pala guys, ikaw ay employed and meron ka pang mga leave, remaining paid leave, like for example, si company mo ay meron silang 10 VL and 10 SL, kung nagkasakit ka guys, dapat wala ka ng leave with pay kay company. And if ever naman na meron ka pang leave with pay kay company and gusto mong mag-avail kay SSS, so let's say na inaprubahan ka ni SSS ng 20 days, kung may natira ka kay company guys na 10 days, na with pay, ibabawas ni SSS yung 10 days guys. Kaya dapat babayaran ni company yung 10 days sa'yo na leave mo na hindi mo pa na-avail. Sa confinement naman guys, kapag naka-home confinement ka lang, on day 1 na nagkasakit ka, magpa-check up ka na agad sa doktor, mapifill up mo siya guys doon sa sickness notification, and malalaman mo na rin ilang araw yung recommended niya for your rest day. Kapag naka-hospital confinement ka naman guys, meron kayong 1 year na pwede pang makapag-apply kay SSS from day 1 na naka-hospital kayo. Yan. Tapos meron kang 1 year na pwede mo pang mag-claim kay SSS. Pero syempre guys, inotify mo na in advance si SSS ng ganun. Same with naka-home confinement, dapat laging inotify ng mas maaga guys si SSS. Huwag niyong hintayin na kung kailan kayo gumaling, tsaka kayo mag-notify, or tsaka kayo mag-claim kay SSS, dahil hindi na po yun guys tatanggapin. Kapag ikaw ay employed, alam ni HR yan, alam ng company nyo yan, that dapat i-advance po yung sickness na ma-avail mo kay SSS. Tapos, reimbursement na lang yung gagawin kay ni company kay SSS. Sa filing naman guys, hindi mo na kailangan pumunta ka sa branch ni SSS. Online filing na sila guys, kapag naman ay employed guys, si employer mo ang magpa-process, magno-notify kay SSS. Kapag ikaw ay voluntary, panoorin mo to kung paano mag-apply online. Website ni SSS, ayan, and then member. Then, input your user ID, password, check the box, and log in. And then sa e-services, benefits, then apply for sickness benefits. Next guys, make sure na updated ang inyong address, mobile number, email, and make sure na meron na kayong disbursement account.
Then, sa important reminders, sa first, itong documentary requirements, pwede nyong i-click yan para makita nyo yung mga requirements na kailangan. Second, ayun yung sabi ko, contact information must be updated. Itong sa pang-last naman guys, kailangan yung disbursement account. So, hindi kayo makapag-apply, makapag-proceed ng claim sa inyong benefit without the disbursement account. Kaya make sure na naka-enroll kayo ng disbursement account nyo kay SSS. Pag na-click mo na yung proceed, dito naman kayo mapunta sa start of sickness. So, pilapan nyo to guys. Confinement location, home or hospital. Date of discharge kapag naka-hospital confinement ka, number of days, and then license number ni attending physician. Very important to guys, hindi ka makaka-proceed ng hindi mo yan ma-fill upan. Ayan, so lahat yan guys, if you fill up mo siya, tapos after nyan, mag-proceed ka na. Next na kailangan sa'yo guys is yung mga documents mo na, mga supporting documents. Ayan, medical certificate, i-click mo lang yung choose document. And then, hospital medical record. So, kailangan guys, talagang kumpleto ang kayong mga documents para walang problema. Next yan guys, pag okay na, i-click mo yung I-certify and submit. Sa number of availment naman guys, kung may limit si SSS, yes, meron silang limit a year. Dapat 120 days lang a year yung sa availment ng SSS sickness. Ngayon, if just in case na sabihin natin na hindi mo na claim, hindi mo na gamit yung 120 days sa year na to, or meron ka pang sobra na 60 days sa year na to, maka-carried over ba siya for the next year? The answer is no. Kung hindi mo naggamit yung days na yan guys, sa year na to, hindi mo na siya ma-carried over next year. And of course guys, syempre, huwag naman nating pangarapin na ma-avail natin yung sickness na yan, di ba? Baka porket mamaya napanood mo tong video na to, isipin mo na lang, ay sana magkasakit ako para magamit ko yung SSS sickness ko. So huwag ganun guys, kasi mas malaki pa rin naman yung mga expenses natin pag nagkasakit tayo compared doon sa benefits na makukuha natin kay SSS. Kaya huwag natin i-wish, huwag natin pangarapin na ma-avail natin ang benefits na yan. Ito, share ko lang guys, just in case, at least may mga idea kayo, right? Kung ang tanong nyo guys, dahil ngayon, di ba, pandemic, so may mga COVID, may mga ganyan, makakapag-avail ba kapag nagpositive ka sa COVID? Yes na yes. Pwede ka makapag-avail ng benefits na to guys kapag nagpositive ka sa COVID. Basta dapat meron kang positive RT-PCR. Tapos guys, ganun din. Dapat meron kang mga document doon sa hospital, sa doctor, na isasubmit mo rin kay SSS. Paano naman sa status verification? Nabi-verify ba yung status ng filing mo, ng claims mo? Yes. All you have to do, punta ka rin sa iyong SSS. Kapag voluntary ka, punta ka sa iyong SSS account. E-services, then meron dong sickness and claims and info. Yan, i-click mo lang yon and lalabas na dun yung status ng claims mo. Kapag ikaw na may employed guys, alam yan ng HR nyo. So, i-approach mo lang si HR para matulungan ka niya. And ba-check niya rin kung ano na status doon sa SSS application, SSS sickness application. Alright guys, so that's all for today. Sana may natutunan ulit kayo. And thank you so much guys for watching everyone.